Maniwala ba kayo gawa lang lahat ng mga yan sa alambre? Yes, all alambre. Tingnan nyo naman ang details. Bumubukas ang mga pinto. At may makina pa. Ang mekaniko, este, ang may gawa ng lahat na yan, ang 53-year-old na si Tatay Carlito Romanillos. Naglalakad ako sa isang kalye, may nakita ako na ano, wire, DIY wire. Pinagano ko, sabi ko, mapakinabangan ko to. Although ganun na talaga ako pagka ano eh, kahit na ultimo yung mga tornilyo, pinupulot ko. Pagdating ko dun sa sasakyan, yun, ginawa-gawa ko siya. At saka ko na ginawa-gawa ng ano, ng gumawa ako ng isang kaha ng motor. Ang mekaniko, este, ang may gawa ng lahat na yan, ang 53-year-old na si Tatay Carlito Romanillos. Age is just a number para kay Tatay Carlito. Tingnan nyo naman kung gaano kaastig ang handicrafts niya. Almost 4 years ago, nagsimula ito bilang libangan at personal collection lang niya. Pero pagtagal, naging business at source of income na rin ni Tatay. Kasi noong una, noong nakabuo ko ng motor, masaya ko, natuwa ko. Sabi ko, pwede pala siya. Sabi ko, gagawa pa ako ng iba para maging collection doon sa bahay. Tapos yun, yun, gumawa na ako ng sasakyan. Pero paano nga ba ginagawa ni Tatay Carlito ang mga to? Ito ay isang buwan. Ang unang ginawa nito, kailangan magkakaroon ka muna ng chassis. Chassis muna. Pupurmahin muna ngayon yung body. Yung upuan na yan, yun yung pinakalas na gagawin. Alambre at mga gamit pamputo lang ang tanging ginagamit ni Tatay para mabuo ang ganitong mga obra. Ang mga alambre or stainless steel tying wires ay mas malambot kumpara sa ibang metal. Ito rin ay malleable, ibig sabihin madaling ikot-ikutin at ibaluktot. Sino nga ba naman ang mag-aakala na mula sa mga sobrang alambre na parang wala ng silbi, makakaisip pa si Tatay ng ways to recycle it? At i-level up pa to. Ngayon nga ay isang amazing at unique business. Sa mga hindi nakakalam, recycling ay isang process or pamamaraan kung saan yung mga sa tingin nyong hindi na nagagamit na bagay or patapon na ay ginagamit pa rin para magagamit muli. Pero alam nyo ba kung gaano kahalaga ang recycling? One main reason ay dahil sa tagal ng panahon na kinakailangan bago tuloy ang mag-decompose o mabulok ang isang basura. Ang normal na food waste o mga tira-tirang pagkain na hindi natin nauubos, isang buwan bago totally mag-decompose o mabulok. Ang mga cardboard packaging sa ilang mga pagkain at inumin, 3 months. Ang mga upos or cigarette butts will take 12 years bago mag-decompose. Ang chewing gum, 60 years naman yan mga kaaha bago mawala. Ang potato chip bags o yung mga pinaglagyan ng chichirya, 80 years. Ang mga plastic na palagi nating nakikita kung saan-saan, akalain yung 100 years. Mga plastic bottles naman, 200 years. Imagine that!